Hi guys! Welcome to the YouTube channel ng The Millennial Farmer PH. So ngayon, mag-a-apply ako ng foliar fertilizer sa mga bago kong tanim na mga kamatis para mas gumanda yung paglago nila. Ang gagamitin kong foliar fertilizer ay yung Lely 2000 ng Algae. Ayan. So ngayon, habang ginagawa natin to, yung topic natin ngayon for this vlog ay how to start farming. Paano nga ba magsimulang magsaka? Unti-unti natin mabibreak yung stigma about farming, that there is money in farming. Of course, kailangan mo ng lupa kapag nagsaka ka. So halimbawa, kung meron kang existing na mga lupa, may mga minanak ng lupa mula sa mga ninuno mo, sa parents mo, mas maganda yon, di ba? Kasi meron ka ng existing na lupa na sasakahin. Nalagay ko na to. Ngayon, kung wala ka namang lupa, pwede ka naman magrenta. Kung halimbawa nasa urban ka, nasa urban area ka, nasa city ka, pwede ka namang mag-farming sa pamamagitan ng urban gardening or urban farming. Pwede ka namang bumili ng lupa kung meron kang pera. Ngayon ang tanong, saan ka pwedeng bumili ng lupa? Pwede kang bumili ng lupa, depende kung saan merong binibenta at kung saan mo gustong lugar. Mas maganda kapag yung bibili mong lupa malapit sa tinitirhan mo para mas hands-on ka. Ngayon, yung mga binibenta na lupa, meron yan mga signage sa sa kalsada na mga lot for sale, farm for sale, farm lot for sale, ganon. Meron din sa online, may mga online group, may mga group sa online na mga buy and sell na mga farm lot. Pwede kang mag-join doon, tapos tingnan mo. Pero syempre, titingnan mo kung legit yung mga nagbebenta ng lupa. Alright guys, so tapos na ako mag-apply ng foliar fertilizer sa aking mga kamatis. Pupunta na ako ngayon doon sa kabila para i-prepare yung lupa kasi may ta-transfer pa ako na ibang mga petchay. Let's go! So, kung gusto mong bumili ng lupa para makapagsaka, ano nga ba yung mga preparation na kailangan mong gawin para makapag-invest sa lupa? Siyempre, number one dun guys, pera. Budget! Ngayon, kung mag-invest ka ng lupa guys, ang tanong dyan, magkano? Siyempre, depende yon kung ang lugar ay industrialized or hindi. Ngayon, depende din yon, industrialized ba yung lugar, residential ba siya, malapit ba siya sa city, malayo ba siya sa city, yung ganon, may mga ganong consideration. So, depende pa rin talaga siya. In my case, dahil nandito na kami sa Pampanga, mas mahal yung lupa kasi medyo malapit kami sa kalsada. So, nandito na ako ngayon sa... Nandito na ako ngayon ulit. Nandito ako ngayon para i-prepare na yung lupa ng para sa petchay para bukas. Malagyan na namin ng fertilizer. What? Kapag may lupa ka na, nakabili ka na ng lupa, ang tanong, what's next? Ano ang susunod? Siyempre, ang una mong gawin ay magkaroon ka dapat ng farming plan. O di kaya, mag-enhance ka ng mga kaalaman mo bilang isang magsasaka, mag-aral ka online, mag-research ka, mag-attend ka sa mga training, may mga free online training naman ngayon para mas maging productive ka bilang magsasaka. So ayun guys, para ma-enhance mo yung para mas ma-enhance mo pa yung knowledge mo sa farming, kailangan mo talagang pag-aralan muna yung mga bagay-bagay. For example, how to market your produce. Ano yung mga best na mga crops na ipa-plant mo for that particular season. Alright guys, so ako, i-share ko lang yung experience ko bilang isang millennial farmer na nag-start ng farming 2018 nung na-acquire namin ni Mama yung lupa na to. Bale, nabili namin yung lupa, yung farm lot na to, kami ni Mama, tulungan kaming dalawa. So, yung experience ko bilang isang millennial farmer, mahalaga talaga yung meron kang plano kung ano yung gagawin mo sa bukid mo para mas kumita ka, mas mag-enjoy ka, ganon. So, kailangan alamin mo kung paano mo rin i-market yung goods mo, ganon. So, basically, yung mga tinatanim namin dito, mga palay, ganon. Ako bilang isang millennial farmer, syempre hindi naman lahat alam ko. So, ang ginagawa ko, subscribe ako sa mga newsletter ng mga agriculture page, ganon. Ayun, unti-unti na natututo ka naman for as long as you don't stop learning.
So ngayon, magtatanim ako ng kamatis, ng mga pechay tulad nito, na alam mo yun, trial and error talaga siya. So sinisimulan ko siya para magiging konsumo muna, para later on, mabebenta ko na siya. Kasi at least, di ba, alam mo na siya gawin. Kasi parang mag-experiment muna ako para ikonsumo muna namin yung kamatis, pechay, mga ganon. Ngayon, dahil alam ko na sa susunod, ano na, pangbenta na talaga siya guys, hindi na lang siya pangkonsumo. Kumuha ko nito guys, oh, kasi para matapos ko to. Pag hindi ako matapos, pag ito yung gagamitin ko eh. Ayun guys, sa mga gustong mag-venture into farming, eto na lang yung isipin nyo. Na yung mga lupa ninyo, na yung bukid ninyo, yan yung bangko ninyo. Bangko yan guys, kasi every time na umaani ka, may pera ka, 'di ba? At saka basta marunong ka lang sa mga strategy sa pagsasaka. Kasi guys, once you buy a lot, kapag may lupa ka na, ano yan eh, ito yung marami tayong binibili sa buhay, pero kapag bumili ka ng lupa, nag-i-increase yung value niya over the years. Tapos, masipag ka pang magtanim, madiskarte ka pa sa bukid, sa mga tinatanim mo, mga crops. Bongga talaga, guys. So, kailangan lang natin maging innovative at matutong magsaka. Ayun, in-inspire ko lang yung mga millennials sa mga may gusto lang naman. Siyempre, iba-iba naman tayo ng preferences. Pero, so far ako, nag-e-enjoy ako sa pagfa-farming. Yan. Sa umpisa talaga, mahirap. Mahirap talaga, guys. Siyempre, kailangan mo ng budget, ganun. Kailangan mo ng masakit sa ulo, in short. Pero, sa kalaunan, maano din eh. Worth it din yung lahat. Ayan, guys. Nagawa ko na yung plot. Nakapag-plot na ako ng lupa. So, aayusin ko pa siya ito hanggang bukas. Lilinisin ko muna ng maayos talaga. Abangan yung next vlog ko with LJ Planting Dreams, an agri solutions provider featuring their Y Plus solutions. Oh my gosh, excited na ako sa Y Plus solutions ng LJ. That's it for today guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe and click the notification bell button. At saka i-follow nyo rin po yung aking Instagram at Facebook page. I-follow nyo rin yung Facebook page at YouTube channel ng LJ. Unti-unti natin mabibreak yung stigma about farming, that there is money in farming.